ng LGU ang mga barangay na magkaroon ng kanya-kanya mga talibaba. Tiniyak din ang Olongapo City Government na sa kabila ng traffic congestion sa ilang piling oras, inaiiral ang social distancing, ang pagkontrol sa dami ng tao sa loob ng mga pamilihan at maging ang dami ng pasahero sa mga sasakyan sa 17 mga barangay ng lungsod. Kumpirmadong tinama ng COVID-19 sa Olongapo City. Naka-recover na raw ang isa sa kanila, habang stable naman daw ang kondisyon ng tatlo pang pasyente. Cedric Castillo ng Dugo, 24 oras. Paubos na ang 200 million pesos na calamity fund na kalookan ng LGU sa dami ng kailangang tigyan ng tulong. Hindi rin daw nila mapaspasan ang pamamahagi ng food tax dahil maging sila ay wala nang mapilhanan ng delata at makabigas. Nakatutok si Mark Salazar. Hanggang 3,000 food tax kada araw ang naiimpake sa Caloocan City High School. Round the clock, simula noong April 1. Mukhang madami, pero hindi. Kung mahigit 400,000 mahihirap na pamilya ang nangangailangan sa syudad. 100 food tax na